Welcome po sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Continuing Legacy. Ito po ay serye ng mga pagtalakay ukol sa mga proyekto na binigyang pansin ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo mula pa sa panahon ng kapatid na Felix Manalo hanggang sa kasalukuyang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Mga kaibigan, hayag po sa maraming nagmamasid sa mga gawain o sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo ay ang patuloy na pangunguna ng pamamahala sa Iglesia. Ang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo ay buong pusong nakikipagkaisa na ito po ay maisagawa. Ang mga aktibidad na ito, kung hindi man sila nakadadalo ng personal, ay may mga pagkakataon na napapanood nila sa palatuntunan ng Iglesia ni Cristo sa telebisyon. Ang halimbawa po nito ay ang mga evangelical missions o pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa iba't ibang malalaking dako, lalo na sa loob ng mga gusaling sambahan. Ibinabalita rin po ang mga pagbabautismo sa iba't ibang dako sa ating bansa at maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Bahagi rin po ng mga aktibidad ng Iglesia ang mga gawaing panglipunan na ang isa sa mga ito ay ang lingap sa mamamayan. Ang isa po sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo ay ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan na ang mga ginugugol sa gawaing ito ay mula po sa mga kusang loob na handog ng mga kaanib sa Iglesia. May mga hindi po namin kapanampalataya na humahanga dahil sa kabila ng katotohanan na ang maraming kaanib sa Iglesia ay hindi po naman masasabing mayayaman. Subalit, kapansin-pansin na naitataguyod pa rin ang ganitong mga gawain. Kaya mahalaga po na alamin natin, mga kaibigan, bakit po patuloy ang Iglesia ni Cristo sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Kanino po bang utos ito? Ito po, mga kaibigan, ay utos ng ating Panginoong Diyos na mababasa po natin dito po sa Hagay sa 1:8 na ang pagtatayo ng gusaling sambahan ay totoong nakaluluwalhati sa Kanya. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng Biblia. Magsiahon kayo sa bundok at mangagdala ng kahoy, at mangagtayo kayo ng bahay, at aking kalulugdan, at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Mga kaibigan, ang nagsasalita sa binasa nating ito ay ang Panginoong Diyos po, at ang kausap niya ay ang kanyang bayan noon, ang bayang Israel. Sana po napansin ninyo na ang Panginoong Diyos mismo ang siyang nag-utos na ipagtayo siya ng bahay. Ano po ang naidudulot sa bayan ng ating Panginoong Diyos? Sa isinasagawa nilang pagtatayo ng bahay, sambahan o ng bahay dalanginan. Sinabi rin po ng ating Panginoong Diyos na siya'y malulugod at luluwalhati kapag ito ay tinutupad ng kanyang bayan. Mga kaibigan, alin po ang bahay na tinutukoy sa talatang ito na ating binasa? Ang bahay po na tinutukoy dito ay ang templo o gusaling sambahan. Ganito po ang nakasulat doon pa rin po sa Hagay 1:8. Babasahin ko po dito sa Magandang Balita Biblia, ganito ang nakasulat. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon ako'y masisiyahan. Mga kaibigan, nais po naming mapansin ninyo na may templo na po noon, ngunit nasira. Hindi po nasisiyahan ng ating Panginoong Diyos na namamalaging wasak ang kanyang templo. Kaya nga, inutusan niya ang kanyang bayan na gawin nilang muli ito. Ano po ang ibang tawag ng ating Panginoong Diyos sa templo o sa gusaling sambahan? Mga kaibigan, ito po ay tinatawag ding aking bahay. Tinawag ng Diyos na aking bahay at bahay dalanginan. Ganito po ang mababasa nating nakasulat dito po sa Isayas sa 56:7 na ganito naman ang sinasabi. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana.
sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Mga kaibigan, isa po ito sa mga nagahayag na mahalaga po para sa ating Panginoong Diyos ang templo o ang gusaling sambahan. Tinawag po niya mismo na kanyang bahay. At nais po naming ipapansin sa inyo na sa talatang ito na binasa natin ay dalawang ulit na sinabi po ng Panginoong Diyos na aking bahay. Tinawag ding bahay dalanginan. Gaano po kahalaga sa ating Panginoong Diyos ang templo o ang gusaling sambahan na ipinag-utos ng Panginoong Diyos na itayo para sa Kanya? Babasahin ko po mga kaibigan ang nakasulat dito po sa ikalawang kronika sa 7:15 hanggang 16, ganito ang malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia. Ako ay makikinig sa bawat panalangin na gagawin sa dakong ito, dahil aking pinili ang templong ito at ibinukod ito para maging aking tahanan magpakailanman. Lalagi rito ang aking mga mata at ang aking puso. Mga kaibigan, ang bahay po na tinutukoy dito ay ang templo. Sinabi po ng Panginoong Diyos na aking pinili ang templong ito at ibinukod ito para maging aking tahanan magpakailanman. Ano po ang dahilan bakit ang gusaling sambahan o templo ay bahay o tahanan ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi pa niya, lalagi rito ang aking mga mata at ang aking puso. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kaya tinatawag na bahay o tahanan ng Panginoong Diyos ang templo o ang gusaling sambahan. Hindi po sa sentido na ito ay residensya o doon nakatira ang ating Panginoong Diyos sa kanyang kasyangaan, kundi naroon po tumatahan ang kanyang pangalan, ang kanyang mata o ang paningin ng Panginoong Diyos at maging ang kanyang puso o ang damdamin ng ating Panginoong Diyos. Ano pa po ang naroroon sa gusaling sambahan, tumatahan sa gusaling sambahan o sa templo ng ating Panginoong Diyos? Mga kaibigan, iyan po ay tahanan ng kanyang kaluwalhatian. At yan ang mababasa nating nakasulat dito po sa awit 26:8 na ganito ang nakasulat. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Mga kaibigan, sa pananampalataya po at pagkakilala ng mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos, ang gusaling sambahan o templo ay tahanan, tinatahanan ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Napakalaki po ng pagpapahalaga ng mga lingkod ng Diyos dito. Ang sabi po sa ating binasa, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. At mapapansin po natin mga kaibigan na kadamdamin ng Panginoong Diyos ang kanyang mga lingkod. At kanino po ba iniuukol ng Iglesia ni Cristo ang mga gusaling sambahan na naipatatayo nito? Ito kaya ay para sa tao? Babasahin ko po ang nakasulat dito sa Unang Kronika sa 29:1. Ganito po ang malinaw na pahayag sa atin ng Biblia. At sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Salomon na aking anak, na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa at ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao kundi sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, iniuukol po ng bayan ng Diyos ang templo o ang gusaling sambahan sa Kanya po mismo, sa Panginoong Diyos po mismo. Kaya ang sabi, sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao kundi sa Panginoong Diyos. Kaya nagpapatayo ang Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan sa pangunguna po ng tagapamahalang pangkalahatan, hindi upang ipagparangya sa kanino man, kundi ang lahat po ng ito ay para sa kapurihan at para sa kaluwalhatian ng tunay na Diyos.
sapagkat ang Diyos na pinag-uukulan ng mga lingkod ng Diyos, ng templo, ay dakila. Kaya anong uring gusaling sambahan ang ipinatatayo ng Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng pamamahala nito? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa ikalawang kronika sa 2:5, ganito ang pahayag. At ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Napansin po ba ninyo, mga kaibigan, ang pahayag ng lingkod ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi niya, ang bahay na aking itinatayo ay dakila, sapagkat dakila ang aming Diyos kaysa lahat ng mga Diyos. Ito po ang sagot namin sa mga nagtatanong kung bakit sa kabila ng suliraning pangkabuhayan na lumalaganap sa mundo, anumang suliranin po ang nasa sagupa ng Iglesia ni Kristo, patuloy ang Iglesia ni Kristo sa pagpapatayo ng mga dakilang gusaling sambahan, sapagkat nakaukol yan para sa Panginoong Diyos. Ang Diyos po na aming pinag-uukulan ng lahat ng ito ay dakila kaysa sino mang dinidiyos ng mga tao. Bakit gayon na lamang po ang pagpapahalaga ng mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos sa templo o sa gusaling sambahan? At bakit sinabing ang mga ito ay ukol sa Panginoong Diyos? Ano po, mga kaibigan, ng pangunahing kaukulan nito? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa Awit 138:2, ganito ang malinaw na pahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ako po ay yumuyukod sa harap ng iyong banal na templo habang ako ay sumasamba. Ako po ay magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig at katapatan, sapagkat ang iyo pong mga pangako ay pinatitibay ng lahat ng mga karangalan ng iyong pangalan. Ang pangunahing kaukulan po ng mga gusaling sambahan ay upang sa loob ng mga ito ay isagawa ang pagsamba at ang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi po kanina sa binasa natin, ito ay ukol sa Panginoong Diyos at hindi para sa tao. At hindi po bagong bagay, mga kaibigan, ang ginagawa ng Iglesia ni Kristo na ang pagsamba at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos ay isinasagawa po sa loob ng templo o ng gusaling sambahan. Noon pamang una, sa panahon ng bayang Israel, ito na po ang kaukulan ng templo. Ang sabi po sa ating binasa, ako po ay yumuyukod sa harap ng iyong banal na templo habang ako ay sumasamba. Ako po ay magpapasalamat sa iyong pangalan. Iyan po ang kaukulan ng banal na gusaling sambahan o templo para sa pagbibigay dangal, pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, kaugnay po niyan ay panoorin po muna natin ito. Isipin mo ngayon kung paano ka hinirang ng Panginoon. Hinirang Kanya upang magtayo ng bahay na magiging Kanyang templo. Magpakalakas ka at gawin mo ang gawaing ito. Sinabi ni David kay Solomon na Kanyang anak, magpakalakas ka at magpakatapang ng husto at gawin ang gawaing ito. Ang Panginoong Diyos na aking Diyos ay kasama mo. Hindi niya iiwan. Manapay tutulungan Kanya. Mamamalagi siyang kasama mo hanggang sa matapos mo ang buong gawain. Kaya huwag kang matakot at huwag mong isipin na magiging napakahirap nito para sa iyo. Sa gayon, ang tahanan ng Diyos ay magiging handa para sa Kanya. Utos ng Panginoong Diyos ang pagtatayo ng gusaling gagamitin sa pag-aalay ng pagpupuri sa Kanya. Ito ang mga templo at mga gusaling sambahan. Nanatili ang kautosang ito hanggang sa panahong Kristiyano, kung kaya hindi katakataka kung bakit nagtatayo ang Iglesia ni Kristo ng mga gusaling sambahan. Ang pagtatayo ng gusaling sambahan
isimula ng sugo ng Diyos Huling Araw ng kapatid na Felix Manalo ay ipinagpatuloy ng kapatid na Iranio Manalo at ipinagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan at parami ng parami ang ating itinatayo. Ang unang gusaling sambahan na inihandog sa Panginoong Diyos sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa iglesia ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Naguilian sa Isabela. At sa labas ng Pilipinas ay ang sa lokal ng Hayward, California, Estados Unidos. Ang kauna-unahang gusaling sambahan na itinalaga sa Panginoong Diyos na pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Araneta, distrito ng Quezon City. Patuloy na dumami ang mga gusaling sambahan na naipatatayo ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. May mga pagkakataon na nakabibili ang iglesia ng mga nagsarang sambahan ng iba't ibang grupong panrelihiyon. Isinasaayos ang mga ito upang maging angkop sa gagawing pagsamba sa tunay na Diyos. Dumating ang panahon na Iglesia ni Cristo hindi lamang nagtatayo kundi bumibili. Kasi ang ibang iglesia ay bumagsak na. Ayun ang problema nila, yung kakauntian ng sumasamba kaya binibenta na mga kapilya. Ang problema naman natin, kung saan natin ilalagay yung dumadami na mga sumasamba sa atin. Ngayon ang panahon na ang kanilang mga kapilya binibenta na. Kaya tayo naman ang bumibili. Yung una, hindi tayo magpo-construction. Ikalawa, mabilis. Ayun na. Iaayusin na lang. At ikatlo, yun ang nakatatawag ng pansin na bili natin sa ibang reliyon. Na ipakikita natin sa tao yung progreso at awa at tulong ng Diyos ay narito, narito siya sa iglesia. Hanggang sa mga liblib na dako ay nagpapatayo ng kapilya ang Iglesia ni Cristo. Ito ang tinatawag na Barangay Chapel. Malaking bagay ang naitulong ito sa mga kapatid. Sapagkat ang Barangay Chapel ay pinanukala ng pamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo na itayo doon sa mga liblib na lugar kung saan ito ay malalapit sa mga kapatid at sa mga inaakay dahil ang mga gusaling sambahan doon sa nakatatag na lokal ay malayo kaya mahirap marating. Kaya ang Barangay Chapel ay tinatayo upang maging malapit ang mga kapatid at inaakay sa dadalo sa pagsamba at sa mga gawain. Bagaman ang Barangay Chapel ay masasabi natin light materials, ito ay mataas ang uri ng pagkakagawa. Ito ay matibay. Kaya ginagawa natin ito talaga matibay sapagkat isang Barangay Chapel ay sa isang baiglap ay masisira ka agad ay hindi ito imbus na pakikinabangan. Kung talaga ang Barangay Chapel ay magiging maliit na sa dami ng mga kaanib, yan na ang panahon para magtayo ng mga pamalagi ang gusaling sambahan kung saan maglululan ang mga lumagong kaanib. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay nagtatayo rin ng iba't ibang gusali ang Iglesia ni Cristo, tulad ng mga tanggapang pandistrito ng Iglesia sa buong mundo. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang Philippine Arena na nasa Ciudad de Victoria Complex sa Bukawi, Bulacan. Ito ay nakapaglulula ng 55,000 katao. Ginamit ito ng Iglesia ni Cristo sa malalaking pagtitipon. Ito ang idineklarang biggest indoor arena. Ipinagamit din ito ng Iglesia ni Cristo sa ilang malalaking okasyon sa Pilipinas. Habang itinatayo ang Philippine Arena,
ay hindi tumigil ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Sinimulan ito sa mga huling bahagi ng taong 2011. Ang mga naipatayong gusaling sambahan ay 120. Nang sumunod na taon, 2012, ang naipatayo ay 138. Sa taong 2013, noong kasagsagan ng paggawa sa Philippine Arena, ang naipatayong gusaling sambahan ay 154. Noon namang 2014 mismo, nang matapos ang Philippine Arena, nakapagpatayo ang Iglesia ni Cristo ng 168 na mga kapilya at gusaling sambahan, higit na marami sa mga naunang taon. Maging sa panahon ng pandemya, ay patuloy na nagtatayo ang Iglesia ni Cristo ng mga gusaling sambahan batay sa ipinahihintulot na quarantine protocols sa bawat dako. Sumusunod po kami sa protocol na ipinairal ng gobyerno po. Katulad po, pagka ganitong bago magsimula ng trabaho, meron po kaming sinasagawang mga lecture at pinapaalalahanan po ang lahat ng mga trabahador na naka-face mask po, hindi lamang dito sa takbo ng trabaho na mag-ingat, kundi maging itong pandemyang kasalukuyang lumalaganap po. Sa umaga po, bago po kami magsagawa ng isang panalangin, kinukuhanan po namin sila ng body temperature para makatiyak po kami na sila'y nasa maayos na kalagayan. Pinuntahan po kami ng crew ng New Era Hospital. Lahat po kami ay tinesting po ng rapid test. At sa awa po ng Panginoon Diyos ay negative naman po lahat hanggang sa kasalukuyan po. Dahil sa tuloy-tuloy naman po ang dumarating na mga materyales, ay tuloy-tuloy talaga ang takbo ng aming trabaho. Hindi po natigil po. Maging sa overtime ay mayroon din po na naisasagawa po naming paggawa sa gusaling sambahan. Sa kasalukuyan ay may 59 na mga konkretong gusaling sambahan ang under construction. Ang pinakamalaki sa mga ito ay ang ginagawang gusaling sambahan ng lokal ng Luzon, Distrito Eklesiastiko ng Sentral. Sa panahong ito ng pandemya, ay tuloy-tuloy din ang pagtatalaga sa Panginoong Diyos ng mga gusaling sambahan. Isa sa mga natapos na proyekto ay ang gusaling sambahan ng lokal ng Davao City. Muli itong itinalaga sa Panginoong Diyos noong Agosto 8, taong kasalukuyan. Pinangasiwaan ito ng kapatid na Eduardo V. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan ng live streaming. Sa panahong ito ng pandemya, ang pagtatayo ng gusaling sambahan ay hindi isang bagong bagay. Nang maranasan ng buong mundo ang tinatawag na Spanish flu mula 1918 hanggang 1920, ay patuloy na nagtatayo ng mga gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo. Ipinagpapatuloy lamang ng kasalukuyang pamamahala ang pagtataguyod sa utos na ito ng Panginoong Diyos. Kaya tayo nakapagtatayo ng marami at libu-libo mga kapilya sa buong mundo, iisang ibig sabihin niyan, kasama natin ang Diyos. Kasama ng pamamahala ang Diyos. Kasama ng Iglesia ang Diyos. Na yun naman ang ipinangako niya. Sa Isaiah 43:5-6, sinabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ako ay suma sa iyo. Huwag kang malupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Tutulungan kita, palalakasin kita. Sa Isaiah 41:9-10, talagang ang Iglesia ni Cristo ito mula pa sa sugo, may 106 na taon na nakararaan, ay kasama ang Diyos ng Iglesia ni Cristo.
Hindi ito upang ipagpaligsahan o para magtanyag ng sarili. Nananatili ang banal na layunin nito ang pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan, welcome pong muli at ang napapanood po ninyo ay ang patuloy po na pagmamalasakit ng pamamahala at maging sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan na ito po ay noon pa man sa panahon pa ng sugo at hanggang ngayon sa panahon ng kapatid na Eduardo V. Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ay patuloy po na ipinagmamalasakit nila ang mga gusaling sambahan. At paano po ipinagmalasakit ng mga unang lingkod ng Panginoong Diyos ang kanilang gusaling sambahan? Pakinggan po ninyo at babasahin ko nakasulat dito po sa ikalawang kronika sa 24:5. At kanyang pinisan ang mga saserdote at ang mga levita at sinabi sa kanila, magsilabas kayo hanggang sa mga bayan ng Huda at magtipon kayo sa buong Israel ng salapi upang husayin ang bahay ng inyong Diyos sa taon-taon at sikapin ninyo na inyong madaliin ang bagay. Mga kaibigan, sa talata pong ito ay maliwanag na kinikilala ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang kahalagahan po at kadakilaan ng gusaling sambahan o ng templo. Kapag dumarating po ang mga pagkakataon na nagkakaroon ito ng kasiraan, ito po ay ipinaayos o hinuhusay ng bayan ng Panginoong Diyos sapagkat sumasampalataya silang napakahalaga ng templo sa buhay at sa paglilingkod ng bayan ng ating Panginoong Diyos. At ganyan din po ang inyong mapapansin na patuloy na isinasagawa ng pamamahala sa Iglesia sa kanilang pangunguna, kaisa po ang lahat ng mga ministro at mga manggagawa, kaisa rin po sa pagmamalasakit ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Gaano po katindi ang pagpapahalaga ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa dakong pinagdarausan nila ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Babasahin ko po ang nakasulat dito sa awit sa 69:9, ganito ang pahayag sa atin. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Kung napansin po ninyo, mahal ng tunay na lingkod ng Diyos ang templo at kinikilala niya itong banal na dako. Banal mong templo, iyon po ang kanilang tawag. Sa damdamin pa lamang na iniuukol sa templo, ay makikita na natin ang katangian ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. At dahil po kinikilala ng Panginoong Diyos at ng kanyang mga lingkod na banal na dako ang templo, ano lamang po ang nararapat na iukol dito na ganito rin po ang pag-uukol namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan yung nakasulat dito po sa awit sa 93:5, ganito ang nakatala. Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang kabanalan ay nararapat sa iyong bahay, o Panginoon, magpakailanman. Kaya mga kaibigan, sa mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos, ay hindi nila ipinahihintulot kailanman na gumawa ng anumang bagay sa templo nang walang kinalaman sa kabanalan. Hindi po malaya, mga kaibigan, ang sino man na gawin o sabihin ng lahat ng kanyang maibigan sa loob ng templo, sapagkat ang dakong ito ay napakabanal. Dahil dito, mga kaibigan, ano po ang mahigpit na tagubilin sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na iyan ay mula pa noon hanggang sa kasalukuyan kapag sila po ay pumapasok sa loob ng gusaling sambahan o sa templo. Babasahin ko po sa inyong nakasulat dito po sa Ecclesiastes sa 5:1-2. Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti't masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka
sa pagsasalita. Mga kaibigan, kung napansin po ninyo, napakalaki po ng pagsasaalang-alang ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa templo o gusaling sambahan. Noon pa man, mga kaibigan, hanggang ngayon, sapagkat may tagubili na, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Huwag kang pabigla-biglaan niya sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa, mag-ingat ka sa pagsasalita. Eh hindi po kahit ano na lamang ang maisip sabihin ng tao ay sasabihin niya. Gayun din naman, hindi kahit anong maisip niyang gawin, eh gagawin niya. Higit po sa lahat, mga kaibigan, sino po ang sinasampalatayanan ng mga lingkod ng Panginoong Diyos na naroroon po sa gusaling sambahan? Pakinggan po ninyo at babasahin kong nakasulat dito po sa Habakuk sa 2:20, ganito ang pahayag sa atin. Ngunit ang Panginoon nasa kanyang banal na templo, tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Mga kaibigan, ang totoo, hindi lamang po ang Panginoong Diyos ang naroroon. Sinabi rin po ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Mababasa po natin yan sa Mateo 18:20. Kaya tama lamang po na pag-ukulan natin ng pinakamataas na uri ng paggalang at pagpapahalaga ang dako na pinagdarausan ng pagsamba. Ang hindi natin pagpapahalaga at paggalang ay nangangahulugan po ng hindi paggalang sa ating Panginoong Diyos at maging sa ating Panginoong Hesukristo. Ang totoo, wala pong sino mang tututol eh. Maging tayo po, tayo na tao, eh hindi tayo matutuwa kapag hindi iginalang o kaya'y nilapastangan ang tahanan. Tatumbas po kasi yun, mga kaibigan, ng paglapastangan sa atin. Eh paano po pinatunayan ng mga unang lingkod ng Panginoong Diyos ang kanilang pagpapahalaga, ang kanilang paggalang at pagmamalasakit sa kanilang gusaling sambahan? Pakinggan niyo at babasahin ko po, ito namang nakasulat dito po sa Ezra, sa 7:27, ganito ang pahayag sa atin. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng ating mga magulang na naglagak ng ganyang mga bagay na gaya nito sa puso ng hari, na pagandahin ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Hindi po bagong bagay, mga kaibigan, ang ganitong pagpapaganda ng mga gusaling sambahan o ng templo ng ating Panginoong Diyos. Maging hanggang ngayon po, mga kaibigan, noon ay ginawa na yan ng mga unang lingkod ng Diyos, maging hanggang ngayon. Kaya nga po sinisikap ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na maisaayos ang bawat dako na pinagdarausan ng pagsamba. Eh hindi nga lamang po maaaring mapagsabay-sabay sapagkat sa dami po, mga kaibigan, ng mga gusaling sambahan. Ang pinamamalagi po ba lamang, mga kaibigan, ng mga lingkod ng Diyos ay ang kagandahan ng kanilang gusaling sambahan? Pakinggan ninyo at ganito naman ang mababasa nating nakasulat dito po sa ikalawang kronika sa 29:3-5. Sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan na niya ang mga pintuan ng templo at ipinaayos ito. Tinipon niya ang mga saserdote at mga levita sa patio sa gawing silangan ng templo. Sinabi niya, makinig kayo mga levita, italaga ninyo ngayon ang inyong sarili at linisin ninyo ang bahay ni Yahweh. Kaya nga po, mga kaibigan, mula noon sa panahon pa ng sugo, hanggang ngayon sa panahon po ng pamamahala ng kapatid na Eduardo M. Manalo, patuloy po na kanilang sinisikap na mapanatili ang kagandahan, pati na po ang kaayusan, ang kalinisan ng mga gusaling sambahan, loob at labas ng gusaling sambahan. Kaugnay po niyan, mga kaibigan, ay panoorin po natin ito. Natatangi ang arkitektura.
nagsisilbing landmark ng lugar. Magaganda at malalaking konkretong gusaling sambahan. Ito ang nagiging palatandaan ng marami sa pag-iral ng Iglesia ni Cristo sa isang lugar. Subalit sa paglipas ng panahon, nagkakaroon din ng mga kasiraan at naluluma ang mga kasangkapan. Kung kaya, ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng mga repair and renovation sa mga gusaling sambahan. Sa panapanahon ay nagsasagawa ng repainting sa loob at labas ng gusaling sambahan batay sa hinihingi ng pagkakataon. Yung mga kapilya na nagawa na natin, siyempre nagkakaroon ng kasiraan yan. Iginugupo yan ng panahon. Siyempre, kailangan i-repair yan. Kailangan ayusin yan. Ang lahat ng yan, hindi pinababayaan ng kapatiwalad ng manalo. Lahat yan, inaayos. Yan ang larawan ng Iglesia ni Cristo ngayon. Nagtatayo ng libu-libong mga kapilya at isinasaayos yung naitayo na sapagkat yun ang utos ng Diyos. Kung luma na ang kasangkapan na ginagamit at hindi na angkop sa kanyang kaukulan, ay pinapalitan ng mga ito. Pinananatili ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang kalinisan at kaayusan sa loob at labas ng gusaling sambahan. Ano pat lahat ng mga pangangailangan ng gusaling sambahan upang mapanatili ang kaangkupan nito sa kanyang kaukulan ay ginagawa ng Iglesia ni Cristo upang malugod ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, welcome pong muli sa ating ginagawang pagtalakay na may kinalaman po sa patuloy na pagpapatayo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. At hindi lamang po iyon, mga kapatid, ipinagpapatuloy din po ng aming tagapamahalang pangkalahatan sa kanila pong pangunguna ang pagmamalasakit sa kalinisan, sa kagandahan at kaayusan sa loob at labas ng mga gusaling sambahan. Ano po ang dahilan, ano ang isa sa mga pangunahing layunin ng pagpasok ng mga lingkod ng ating Panginoong Diyos sa gusaling sambahan? Babasahin ko po ang nakasulat dito po sa awit sa 5-7, ganitong nakasulat. Ngunit sa ganang akin, sa kasaganaan ng iyong kagandahang loob, ay papasok ako sa iyong bahay. Sa takot sa iyo ay sasamba ako sa dako ng iyong banal na templo. Kaya nga po, mga kaibigan, ang tawag ay gusaling sambahan dahil ang isa. At ito po ang pinakapangunahing layunin ng pagtatayo nito ay upang dito po sa loob ng gusaling sambahan isagawa ang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Sa panahon din po ng pagsamba, sa gusaling sambahan ay itinuturo ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na dapat pong malaman at sundin ng kanyang mga hinirang. At yan din po ay sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, katuwang ang lahat ng mga ministro at mga manggagawa. Babasahin ko po dito sa Isaiah 2:3. Ang mga tao sa bayan mula sa maraming grupo ng mga tao ay magsasabi sa isa't isa, "Hali kayo, umakyat tayo sa burol sa templo ng Panginoon upang sambahin ang Diyos na sinamba ni Jacob. Doon ay ituturo niya sa atin kung ano ang nais niyang malaman natin upang ang ating pag-uugali ay makapagbigay kasiyahan sa Kanya. Ang Kanyang aral ay ibibigay sa atin sa Jerusalem at dadalhin natin ang Kanyang mensahe mula sa Jerusalem patungo sa iba pang mga dako, mga bansa." Ang mga kautusan po ng ating Panginoong Diyos na itinuturo sa pangunguna po ng pamamahala ng Iglesia, itinuturo sa mga pagsamba ang dapat na malaman upang ang sabi po ng Biblia, ang ating pag-uugali ay makapagbigay kasiyahan sa Kanya, sa Panginoong Diyos po. At gayon din ang Kanyang mensahe ay maiparating din sa iba't ibang dako, mga bansa. Upang mabigyan din po ng kasiyahan ng Panginoong Diyos,
kailangang pag-ukulan ng paggalang, ang tabanalan ng pagsamba. Ayon po sa mga apostol, ano po ang dapat gawin upang maiukol ang paggalang at kabanalan sa pagsamba? Ganito naman ang ating mababasa sa 1 Korinto 14:40. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Yun pong mahalaga, magawa ang may kaayusang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang isang kadahilanan niyan? Sa 1 Korinto 14:33 ay ganito po naman ang pahayag pa rin sa atin ng banal na kasulatan. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at di ng kaguluhan. Mga kaibigan, napatunayan po sa atin ang mga katotohanang binasa natin sa Biblia kung gaano po kalaki ang paggalang, ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng mga tunay na tao ng Diyos sa dako na pinagdarausan ng kanilang pagsamba. Mga kaibigan, saan po ba nagmumula ang mga ginugugol ng bayan ng Diyos ukol dito sa pagpapatayo ng mga bahay-sambahan na nakaukol para sa Kanya? Ganito naman ang nakasulat dito po sa 2 Kronika 24:5-11, ganito ang nakasulat. At Kanyang pinisan ng mga saserdote at ang mga levita at sinabi sa kanila, magsilabas kayo hanggang sa mga bayan ng Huda at magtipon kayo sa buong Israel ng salapi upang husayin ang bahay ng inyong Diyos sa taon-taon at sikapin ninyo na inyong madaliin ang bagay. At nagkagayon, nang dalhin ang taban sa kawanihan ng hari sa pamamagitan ng kamay ng mga levita at nang kanilang makita na maraming salapi na ang kalihim ng hari at ang pinuno ng pangulong saserdote ay naparoon at inalisan ng laman ng kaban at kinuha at dinala uli sa dakong kinaroroonan. Ganito ang kanilang ginawa araw-araw at nagtipon ng salapi na sagana. Mga kaibigan, hindi na po bagong bagay ang ginagawa ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa paghahandog ng mga salapi. Mula pa po noon, sa unang bayan ng Panginoong Diyos, ay naisagawa nilang pagpapatayo ng mga dakilang gusaling sambahan ng templo sapagkat nagsagawa sila ng ganitong pagpapahalaga sa gawang paghahandog. Nakaukol yan sa ating Panginoong Diyos. Nakaukol sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Sapagkat kinikilala po ng mga kapatid na ang isinasagawang paghahandog para sa pagpapatayo at para sa iba pang mga pangangailangan ng gusaling sambahan ay hindi po kalugihan. Ito po, mga kaibigan, kinikilala po namin pagtitipo ng mabuting pundasyon upang magtamo ng buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong Diyos. Na yan ay mababasa po natin dito po sa 1 Timoteo sa 6:18-19. Patuloy kayong gumawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay kung ano ang mayroon ka sa pamamagitan ng pagiging handa upang makapagbigay ng kusa at sa pamamagitan ng pagiging handa na mamahagi, kayo ay magiging tunay na mayaman sa pamamagitan ng mabuti na inyong ginagawa. Sapagkat sa ganitong paraan, kayo ay nagtitipon ng kayamanan at naglalatag ng mabuting pundasyon para sa pinakadakilang maaaring mangyari na kaligayahan at karangalan sa buhay na darating. Ito ay kailangan din ninyong gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, sa panahon pa po ng pamamahala ng sugo ng Diyos, ng kapatid na Felix Manalo sa buong iglesia, ay sinagawa na nila ang ganitong mga aktibidad. Ipinagpatuloy po ng kapatid na Eranio Manalo ang pagmamalasakit, ang pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Hanggang ngayon, namamalagi po, nagpapatuloy po ang dakilang gawaing ito
ng ating Panginoong Diyos sa pangunguna at sa pagmamalasakit ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Ang lahat po ng ito ay binibigyang diin nila sa amin, iniaalay namin sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya ang may kalooban ng pagtatayo ng mga gusaling sambahan para sa kanyang kaluwalhatian. Mga kaibigan, pinakahahangad po namin na makasama kayo sa pagsasagawa ng mga pagsambang nakalulugod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Inaanyayahan po namin kayo, tayo po ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, purihin po ang iyong pangalan, sapagkat namamalagi ang iyong kadakilaan sa patuloy po na pangunguna at pagmamalasakit ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Damang-dama po namin ang iyong pagmamahal, sapagkat ikaw po ang nangako noon pa man sa panahon pa ng sugo. Ikaw po ang may gawain ito. Walang sino mang makapipigil. Kaya ang mga tagumpay na ito, sa iyo po lahat nagmula. Ang lahat po ng kaluwalhatian sa iyo namin iniaalay sa pangunguna po ng aming namamahala. Pagpalain mo po ang buong iglesia sa mga darating pang panahon. Ano man ang aming masagupa, mananatili kami sa katapatan, sa pagsunod sa iyo, sa pakikipagkaisa, sa pamamahalang inilagay mo sa iglesia. Panginoong Jesus, muli kaming nakikisuyo sa iyo. Pamagitan mo po sa Ama ang banal na gawain ng iyong iglesia para patuloy kaming nakapagbibigay kaluwalhatian. Ama, sumasampalataya po kami. Pinagpala mo po ang buong iglesia. Ang pamamahalang inilagay mo sa amin. Mamalaging buhay at malakas ang kapatid na Eduardo Manalo, alang-alang sa kapakanan ng aming kaluluwa. Purihin po ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka po magpakailanman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.